Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ay, yung buntag sa inyong tanahan. So this is Jackson again. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon guys is how to vlog on your phone. If you are new to my channel and gusto mong kumita ng additional income, then this channel is for you guys. Please don't forget to like, share, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And also click the notification bell for you to be notified for my next video. How to vlog using our phone. So yan. So actually, if you are iPhone, any phone. Actually guys, any phone. So basta may cellphone ka. So you can have that. iPhone or Android man niya. First one is prepare yourself. So, ang importante guys, dapat presentable tayo in front of the camera kasi marami pong manood ng mga videos po natin. So, try to be presentable sa sarili mo. So, pag nag-vlog ka, like, so for example, kahit simple, basta maayos yung natin, yung physical appearance natin. Kasi marami pong manood at syempre, ang advantage kasi guys is parang maganaan silang manood sa mga videos po natin. So, second one is prepare your content. So, as we all know na, pag nag-vlog tayo, meron tayong iba't ibang contents, diba? So, ang mga vloggers kasi iba-iba yung mga contents. Sa mga vloggers, may iba, cooking show, yung iba naman, talent, about their talents, yung iba naman about travel, yung iba naman about France. So, iba-iba. So, you must prepare your content. Okay? So, yun important is like, so for example, cooking show ang content ng YouTube channel mo. So, syempre, you must prepare all the ingredients na para tuloy-tuloy yung pag-take mo ng mga videos. Okay? So, and the third one is prepare your phone. So, especially yung application mo na camera sa cellphone mo. So, prepare that one. Download any camera apps para gamitin mo for vlogging. So, yan. Yeah. Or yung built-in camera mismo sa cellphone mo. So, you can use that one kung maganda naman yung quality ng pag-capture niya ng video. Or you may download any application sa Play Store. At ang pang-apat guys ay landscape filming. Pag nag-film tayo, dapat nakaganito yung pag-take natin ng videos. So, hindi po pa ganyan, pa portrait. Dapat pa landscape. Kasi pag pa landscape po, ito yung ano kasi ng pag-i-upload mo na sa YouTube. So, maganda tingnan compared pa ganito. So, iba yung magiging ratio pag in-upload natin sa YouTube channel natin yung video, pag nakagati yung camera. So, hindi maganda tingnan. Mas maganda tingnan kung naka-landscape. Okay? The fifth one is avoid unnecessary noise. So, as much as possible, guys, mas maganda po yung hindi ganun ka ingay yung surroundings mo pag nag-vlog ka. Pero kung di kung nasa mga crowded places ka nagbo-vlog or like sa labas o sa other environment or something na may mga additional noise na nasa surroundings mo. So you can actually buy a microphone. Yung microphone na nag-filter ng mga noise sa environment. So you can buy that one, guys. Maganda 'yun. Para yung boses mo lang yung maririnig all throughout the video. Okay? At ang pang-anim, guys, ay try to consider the light. So pag nagbi-video pa tayo, kailangan maganda yung brightness. So, as much as possible, maganda yung brightness ng video mo. Maganda yung brightness ng video mo. Hindi masyadong madilim. So, kailangan kita yung kita. Ikaw mismo nag-vlog. So, kailangan kita yung content mo. So, I'll give examples again. So, actually, try to consider your background light. So, kailangan maganda yung light ng ating video. So, ganyan. So, kasi, pag say for example, guys, ganito. Ayan, so nasa indoor, so for example, indoor ka tapos ano. So, pag medyo madilim, so hindi maganda tingnan yung video. So, mas mainam kung halimbawa, yan. So, mas klaro ang content at mas kitang-kita ikaw mismo na nagbo-vlog. So, for example, nag-vlog ka sa indoor ng places at medyo dark yung area. So, try to invest or try to buy ring light. So, nakakatulong kasi ang ring light magkaroon ng additional brightness yung ating video. Okay? So, yan. At number 7, guys, is try to consider the movement of the camera. So, hindi maganda tingnan sa video yung medyo magalaw yung video.
is I suggest para maiwasan yung paggalaw ng camera natin. So, mas maganda meron tayong ginagamit na tripod or gorilla pad. Okay? So, kasi ang tripod nakakatulong yan para magwasan yung paggalaw ng camera natin. And number 8 is editing apps. So, actually guys, syempre, para maganda yung quality ng video natin. So, mas lalong ma-enhance yan pag ginamitin natin ng editing apps. So, ang isa sa mga suggest ko na magandang editing apps ay KineMaster or iMovie. So, or actually marami pa kayong pwedeng gamitin ng mga editing apps na makakatulong para ma-enhance yung video po natin. And once okay na yung video mo, na-create mo na yung content mo at na-edit mo na lahat. So, syempre, number 9 is upload it. So, you may upload it to your YouTube channel already, guys. So, yeah. And number 10 is do it now. So, syempre, gawin mo na. Ay, kung passion mo talaga yung pag-vlog. So, try it. Start it now. And most especially, kung gusto mo ng additional income, so, why not? Why not try YouTube? So yun guys, so hopefully may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. So kung gusto mo pa matutunan ng iba't ibang tutorials paano ma-enhance yung ating YouTube channel, so please subscribe to my channel at marami pa akong i-upload ng mga tutorials about how to enhance our YouTube channel. So maraming salamat guys, once again this is Jackson and thank you for watching.